Magandang araw po muli mga kabisnes. Ito po muli si Pinoy na Osipa dito sa Australia. So alam po naman natin, palagi po pag ako'y nag-start, palagi po sinasabi is maraming salamat sa mga nagsasubscribe at patuloy na nanonood at naliniwala po sa mga idea at experience na nakukuha natin o ginagawa natin dito sa ibunan ng Pinoy na Osipa. So bagaman to ta medyo nagkakaroon po ako ng medyo hay fever o yung parang allergy po, binabahing ako. Kapalit po ay nakakatuwa, natutuwa rin po ako. Kaya ako gusto ibahagi sa inyo. Hindi po natin sinasadya na makapag, dahil po ang kinikreate ko po ngayon is nagpapasok na po ako ng crested sa ating rainbow. So kaya nga po yung mga ibang breeder, hindi po nila basta ibinebenta yung alam nilang mga materyales na mga gusto nilang i-project. So ang nangyari ho, papakita ko sa inyo, nangyari ho, meron ho tayong yung anak ko ng first generation na yung spangle ko po, kasi po nagko-cross na po ako crested do sa spangle noon. So kaya nga lang po hindi po tayo ganun kaseryoso. So ibig sabihin yung spangle natin may dugong crested. So tapos po ang nangyari niyan, yung spangle ko po na ginamit at tinumbay sa rainbow, nagana ko siya. So pinagpares ko po 'yon. So yung second generation ng rainbow to spangle, pinagpares ko po. So sa sabi nga po, pagkapag ko kayo lucky sa pagbibreed ng ibon, meron mo bang yung para sinasabi natin na unexpected, na hindi nyo akalain na kahit ang dugo nila ay ganong kaliit ang tsansa. Kumbaga anak ko siya ng crested pero hindi siya nag-visual. Tapos yung isa may dugo lang yung crested. So ibig sabihin masyadong malabnaw o hindi ko ganong kalaki ang persyento na maglabas ng magandang crested. So ang nangyari ho, dahil nga sinasabi sa inyo, ang spangle, may iba-ibang dugo yan. Kaya ako nakapag-create tayo, ilang saling ho yan bago kayo makabuo ng spangle. Hindi lang ho, meron kayong puti at saka blue, magkakaroon na kayo ng spangle. Hindi ho, marami yung procedure bago makabuo kayo, mga third generation, makakabuo kayo ng spangle, papagandahin nyo. So meron yung green series at blue series ng spangle. So ang ginamit natin, yung blue series. So ang nangyari ho, naglinis ako kahapon, hindi ko na ho na-vlog kasi nga ho maraming ginagawa. So meron na tayong nabuo na sinasabi ho natin na crested rainbow. Nakakuha ho agad tayo, di ba sa eksenyo magbubuo pa lang ho ako ng rainbow to crested, pero ngayon nakakuha ho tayo double crest pa. Tapos meron po akong inanak na Lutino, I don't know if half crest o top head kasi medyo po maliit. Yun, ipapakita ko sa inyo yung pangalawang anak ko nila. Yung babae ho, pang-apat na clutch niya. Pero yung lalaki, pangalawang clutch niya lang ho. So, binaklas ko yon, ipinaris ko dito sa lalaki na to. Ipapakita ko din sa inyo magulang. Hindi ko sila visual. Pero inan ako, double crested na rainbow. So ipapakita ko sa inyo. Ayan na. So ibig ko sabihin, so ano na lang ikakarga ko na lang dito palo. So maghintay ho tayo ng 6 months, kakargahan ko ng palo to. So makapag-create na ho tayo kasi nakikreate na ako ng meron ako na palabas na isa, kaso nga lang ho, hindi red eye pero palo to rainbow. So ikakarga ko dito. So swerte.
Lima ho yung pinisa niya. Ito po yung isa. Nakita nyo, nakaikot na ho. So, lutino ho siya. Diba ho siya, ito yung mga kapatid. Kapakita ko sa inyo pag lumaki na ho itong mga to. Mga after 2 weeks to. So, 5 piraso ho siya. Yun, ito na ho tayo, ano? Rainbow, kailan na ako nag-start? Almost 10 months lang ako nag-check yung vlog ko. Marami na ho tayong napalabas dito sa testingan natin sa Aviary ni Pinoy. Nakapagpalabas ho agad tayo na pinala doon tayo makapagpalagas ulit ng World Cup sa unang salpakan ho natin. Ngayon ho, nakapagpalabas ho tayo ng maraming rainbow. So, Leo, maganda na ho yung maganda na ho yung result ng anak ko ng second generation natin, second class. Yung pinakita ko sa kanyo, second generation first clutch, yung iba ho. Ngayon, nasa second clutch ho tayo. So, kung makikita nyo, kakaiba na ho yung mga kulay. Hindi pa ho ba kayo masaya sa gantong kulay? Ayun na yung likod nyan. Ilang piraso na ho, pinapakita ko sa inyo. Sa first clutch ho. Magaganda ho yung magaganda na ho yung kulay. Ito na ho yung ano, dire-diretso na ho yung kulay nila oh. Nakita niyo yung likod niya no. Marami na hong kulay ang nilalabas. Marami ho silang ilalabas na kulay kasi spangle lang ina natin eh. Spangelo ang ay pinalas natin daw sa rainbow pero blue series ang spangle. Nuulit ko, blue series ang spangle, wag ko kayo maglalagay ng green series. So marami ho tayo ang spangle, maraming kulay yan. Meron ng blue, mauve, yan o yung blue series. Marami yung kulay ng spangle ng blue series. So ipinatero natin, kaya ho hanggang third generation titingnan natin kung saan magiging klaro yung kulay nila. So ibig kong sabihin saan ang mga pare-parehong kulay, pero nagkakaano naman no sila, 50% yung kulay na andoon na. So titingnan nun natin doon sa third generation kung ganun pa rin, kasi may malilis at malilis na kulay yan. Hindi ko sinasabi na hindi rainbow, pero hindi sa typical na makinis na rainbow. Meron nun silang mga maaari yung pumunta sa dark na mauve violet na ganun, no? Kaya titingnan natin sa third generation, kasi dito sa second generation 50% ng kulay doon sa lima, dalawa o tatlo ang pare-pareho sa kulay doon sa unang clutch. Ito second clutch ho yan ng second generation ng spangle to rainbow. So maganda na ho yung kulay. So ibig sabihin, no, hindi ho ako bumili, nag-create ho tayo ng rainbow. Hindi ho tayo bumili para makakuha agad ng rainbow. Pero ang kulay, oh, binibigyan tayo ng kakaibang kulay na mas vibrant doon sa sinusunod doon natin na opaline blue yellow paste na ginagawa ho natin, kinukombine. Yun, oh, inilagay ho natin spangle, tinesting ho natin dito sa aviary ni Pinoy na. So napakita ko naman sa iyo na magaganda ang kulay. Ito po. Bagong ina kayo yan. So, hindi pa ba kayo masaya sa kulay nan? Yeah.
So ayan o yung mga kulay, nakita nyo halos pare-parehas na yung kulay ng ilalabas nating ibon. Ito yung kapatid niya. Ito yung kulay na gusto ko rin nung i-project pero lumabas na ako doon sa Spangler Rainbow. Kasa nga lang, papakinising ko pa ako ng gusto to, tapos yung dibdib, ipapadike ko pa ako ng kulay. Ayun mo siya. Tignan nyo ang kulay niya, ang kinis to. Tignan nyo ang pagka-opaline niya. So maganda na ho yung ano. Ayan na yung buntot. Ha. Pati ho yung dibdib. So ito ho yung basic na rainbow. Sinasabi kong traditional rainbow. Ayan na yung may ganyan sa likod. Isa ho makinis. Ito yung kapatid niya. Halos magkamukha sila pag tinapat yung ganyan. Pero pag sa likod ho, ayan ho yung basic na rainbow. So pero nakita niyo yung coloring ng patching. Dati ho tayo, nagkukulay ho yung medyo pale ng konti, pero ngayon, oh, buhay na buhay ang kulay. Oh. So, ibig kong sabihin, doon ho lang sa ginawa ho natin testing, so successful ho tayo, kasi magaganda na ho yung kulay na binibigay. So, hindi ho tayo, umano, hindi tayo lumayo masyado, hindi tayo inabot ng... So, 6 months, 10 months na ako ngayon. So, yung unang napaanak ko ho, na nag-start to ako, ayun yung result. So, within 10 months, medyo high mutation na ako tayo. Makikita niyo yung ibon na yan. Maganda ko ikukulay nito. Pag lumaki na ko ito, pakita ko sa inyo after 2 weeks. So kung nakikita niyo, yung mga box na una na pinakita ko sa inyo, nung second generation, first clutch, yun din ho yung ibang kinukunan kong box. Pero nag-iibang resulta. Dahil nga ho doon sa mga minix natin. So pala hindi ho tayo lumalagay, Spangle to Rainbow ang sinira natin. Hindi ho tayo yung dire-diretsong rainbow. So, kumalas ho tayo doon sa area na yon. So, nakita nyo, may apat. So, hindi ho lumalayo yung painakay natin. So, ayun o, may lima din doon. May papakita ko sa inyo. Yung mga inahin noon. Nalalo na ho yung double factor na crested. Yung crested na double crest. Wala ho. Walang, hindi ho visual ang inahin nun. Hindi ho visual crested. Pero nagbigay ho sa atin. Naka-ano tayo, naka-swerte. Dahil hindi natin akalain na napakadali naman doon sa kinumbay natin na rainbow to spangle na may dugong crested, eh magbuga agad ng ganong kaganda. So hindi na ho tayo mahirapan kasi may materialis na tayo. After 6 months, karga ko ulit yun, o 7 months, kinarga ko ulit yun. Rainbow tufted, rainbow, marami naman ako rainbow tufted eh. Ang wala lang ako yung full crest, kaya yung frill back. So, masyadong malapit na ako doon sa project na yon. So, kaya nga, panoorin nyo yung mga ibang vlog ko. Pinapakita ko sa inyo yung ginagawa ko, paano ako mag-breed. So, baka makatulong sa inyo. Kasi may mga materialis kayo ng hago, palo. Makakatulong sa inyo yung step na yon kung mas magkaiba ng kulay o mas mag-vibrant ng kulay. So, yun yung pinapakita ko ni Pinoy. Hindi ho para makipag-turuan kayo ng mali. So makikita nyo ang ibon ng kuho dito, successful doon sa natural breeding natin. Back to basic tayo, natural water which is coming from rain.
premium na seeds, fruits and veggies. Yun lang ho. Wala na ho tayong nilalagay na iba. Saka ho yun, yung cattle bone. Ayan o, meron na ho tayo. Nakikita nyo naman sa ibang picture ko. So, maganda. Maganda yung breeding. Masaya ako dahil sa inyo, pinupush ko yung sarili ko para makapagpalabas ng maganda. At the same time, natutulungan ko kayo, napapaganda ko yung ibong ko. Dahil sa kakatesting natin. So ito ho yung may anak ng ano, double crest. Yung dalawang ho to, kita nyo. Hindi ho sila ano, visual. Yan ho, yung lalaki ho ang dalawang clutch pa lang ho dyan. May dugo din ng crest na dyan. Yan ho siya. So, eto ho yung anak nila ngayon. Ayan ho, nakita nyo. Lulus ito. Oh. Ayun yung limang anak nila. So nakakita nyo naman yung pagka-crest ng isa saka yung ano. So limang magkakapatid yan. So ito naman ho yung ano, nanay ho ng lima. Pinakita ko sa inyong maganda ho yung kulay. Lima din ho sila. Ayun ho yung nanay. Yun yung tatay. So, eto naman ho yung yun yung pinakita ko sa inyo na anak ko nung medyo maliliit pa. Ayan o yan. So, eto yung mga anak nila. So, tapos so, ikuto tayo. Ito yung pinakita ko sa inyong ayun yung inakay. Yung dalawang inakay. Ayun na. Ang inahin mo niyan, alabasin natin. Ayun yung tatay. Ayun, titingnan mo natin sa ano. Oo, kasi may itlog na eh. Kaya hindi lumalabas yung inahin. Ayan o, may itlog na nga isa o. Oh. Ayan o, yung inakay. Ayan o, may itlog na nga siya ulit. So, ibig sabihin o, yung tatlong inakay na, ayan o, inahin. Tao yung tatay o, magkasama ho yun. So, successful ho yung ano natin, yung breeding. Ito yung mga ano, yun yung lima na converted ho natin, pero ayun o, malapit na ho ilabas ho yan, ano yung palo, panak ho natin. Dalawang itimakata na puti, at saka tatlong palo, ayun o yan. So ito yung asawa ko ng ano, ng trail back ko. Ayan o, yung mag-asawa. Ayan o yung asawa ng trail back na green. Hindi ho sila ano, ito itlog pero hindi ho fertile. Kaya tinanggal ko yung itlog. Ayun, marami akong tinanggal na ano, na itlog na mga hindi fertile. So tinatapon ko na ngayon. Makikita nyo na nag-inspection ako ng ano, ng mga itlogan ng ibong ko. Ayun, ano yan, bali tatlong box yan, apat na box. Thank you.
Mananaw yung ano. Ano na si ano kaya sa pinakita ko sa inyo. So, yun sa mga sumusubaybay sa akin, maraming maraming salamat to. Doon sa mga kabataan o kahit to mga kasidari na matanda ko sa akin. Sana ho, nabibigyan ko kayo ng ano, nabibigyan ko kayo ng magandang idea o suggestion sa mga pagbibrig nyo sa ibon. Nakita nyo naman no, bawat itong sinasabi ko sa inyo, meron ho tayo ebidensya. Hindi ho basta tayo nagsasalita. Hindi ho tayo basta yung klase ng tao na magsasalita kahit hindi sa'yo na experience o narinig mo lang o nakita mo lang sa iba. Tayo po ginagawa natin, pinapalabas natin at binibigay natin mga suggestion sa mga mag-iibon. Ang gusto po ng Pinoy na OSIPA ay makatulong, hindi ho para makipagkompetensya. So ayan o, maraming maraming salamat o at mag-iibon muli ako sa inyo ng isang kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. So tita, kakalore, tilorna, nanay na, I love you. At maraming maraming po salamat ulit.